Hello guys, this is Zendy and welcome to my YouTube channel. Yes. At ngayon guys, ano nga bang gagawin natin? Eto na. Eto na talaga. Ang Q&A vlog. Ayan, yung Q&A na hindi matuloy-tuloy at hindi ko alam kung bakit. Pero ayun na nga, no, nag-post ako kahapon sa IG ko kung ano yung mga questions niyo about sa akin. So, ilang beses na rin ako nagpapa-Q&A kasi nga gusto ko i-vlog pero hindi matuloy-tuloy. Pero siguro dahil para sa araw na ito, ayan, meant to be. Kasi parang may mga questions din kasi doon na parang pare-pareha, sus nakakawalang gana. Like, hindi naman talaga para sa akin. Diba, alam mo yun? Pero, this time, I have these people na nag, alam mo yun, chinek ko yung IG questions, screenshot. Ayun, tapos, sabi ko kayo nalang mag-crap, tapos isend yun sa akin, tapos gusto ko, yung parang hindi ako yung pumili ng mga questions. So, ayun na nga, mag-start na tayo sa ating Q&A. Maraming salamat po sa mga nag-send ang kanilang mga questions. At isa-shoutout ko din kayo. Kasi mahal ko kayo! Wow! Let's go. Dito yung mga ano, questions. Ko alam ko ilang questions to, pero bahala na. Okay. Let's start with our first question. Do you like working groups or alone? Alone. Hindi talaga ako makafocus pag may mga kasama. Ewan, pag mag-isa lang ako, ang dami ko nagagawa. So, I prefer alone. What's your comfort food at all po? Comfort food? My comfort food was Cerelac banana. Alam ng Team Ziga yan. Cerelac banana. Pero was kasi pinagda-diet na tayo ngayon. So kung ano yung binigay sa akin na pagkain ng dietitian ko, yun lang yun. Yun lang yun dapat yung kainin. So, X muna tayo sa mga ganyan, mga extra-extra. Nagahanap talaga ako ng ano, Cerelac banana. Tignan mo, naglalaway na naman ako. Favorite nickname that someone called you? Diday! Kasi, it's, alam mo yun, yun yung taong walang pakialam. Si Diday kasi yung walang pakialam. Kahit ano pa yung sasabihin niya or ginagawa niya. Lalo-lalo na sa Twitter, sa TikTok. No filter, Zendy. It's Diday. Parang may freedom. Ganon. So, Diday. Who's the one that describes your true self more? Diday or Zendy on TikTok? Hindi ko alam eh. Kasi minsan si Diday sobra din. Like, hindi naman talaga siya ganun. Kung sa totoong... Totoo talaga. Zendy talaga. Zendy. Oo. Kasi minsan, may, yung pagkaloko-loko, yung parang naughty side ko, nandun kay Diday. Pero yung pagka, yung Zendy talaga, yun yung normal. Yun yung normal, oo. Yung Diday kasi more on ano siya, kasi nga, yun yung ina-ask ng mga audience. So before, it was Diday talaga yung the real one. But now, more on Zendy. Yes, kung tinatama si Zendy, hindi siya magpo-post. Pero si Diday, gusto niya lagi naughty yung content niya kasi yun yung ina-expect ng mga nagpa-follow sa kanya. Tsaka gusto lang talaga ni Diday mag 1 million. Char. Skincare reveal po. Skincare reveal. Actually, ang dami ko natatanggap ng mga comments ko, ano din yung sinasabon ko. Tama-tama kasi, kaka-grocery ko lang kanina. Tapos may bago akong bilidzay. Ang pambansang sabon ng mga kababaihan at kalalakihan. Shots! Ito, Koji-san. Yes, the number one kojic acid soap. Oh! Uy guys, aminin nyo, ang dami nang nag-blow up dito sa sabon na to. Isa na ako doon. Alala ko dati, pag bumibili ako nito, diba, isang buo ganyan, sinslice ko pa yun ng tatlo, tapos umabot na siya ng ilang week sa akin. Oo, Zay. Tapos sa mukha ko lang ito ginagamit. Oo, iba yung sabon ko sa katawa, tapos iba pa yung sabon ko sa mukha nung college ako. Pero Zay, na-realize ko, lately, na dapat wag natin tipirin yung sarili natin. Like, kung iisipin, pwede din naman siya sa katawan kasi meron siyang zero pigment light technology. Target nun, yung mga dark spots sa katawan mo, like yung siko, legs, leeg, or tuhod, or kahit saan pa yung maitim dyan sa katawan mo, Jay. Tapos, heto ba? Syempre, alam naman natin sa Kojic, diba? Parang medyo ano tayo dito, napaka-power talaga ng sabon na to. Kailangan natin i-moisturize yung balat natin.
ang ginagamit kong moisturizer is... Bumili din ako ng bago. Koji Sad Skin Lighting Body Lotion. Lalayo pa ba tayo, guys? I-partner na lang natin siya dito sa sabon niya. Yes, may lotion din ang Koji Sad. Ayan, with 72 hours moisture lock. Para naman hydrated ang skin natin at ma-moisturize siya for 72 hours. 72 hours. Mas mahaba pa to kaysa sa usapan namin. Extra moisturizing siya, I swear. And guys, meron din siyang zero pigment light technology. Ibig sabihin nun, kung ano yung nandito sa sabon, nandito din guys. Para naman ma-achieve natin ang overall even light skin. Kaya mga Zai, sa mga gumagamit itong soap na to, paresan nyo na lang din ng lotion. Kasi, imagine, dito pumuti ka na nga, tapos papatungan mo pa ng lotion, dye 2 times, as in double talaga pagkaputi mo. Hindi ko na lang, ewan ko na lang kung hindi ka pa maging manikin, Zai. Ako, mas okay, mas prefer ko talaga na sabay tong dalawa. At saka may bundle sila ngayon. I think, pag bumili ka nito, like yung bundle nila, 55 pesos off yun. So, para mas makatipid sa mga karipot like me, grab this na. Ito na, ganito na lang yung bilhin nyo, yung naka-bundle na siya. Tawag doon, 2 times the light bundle. Namo-moisturize na yung skin mo, 2 times faster pa yung pagputi mo, at the same time, mas makatipid ka pa. Kasi 55 pesos off nga siya ngayon. Koji-san, baka naman. Endorser yarn! Pag nakakatrabaho, nami-meet mo yung ibang celebrity, na si Starstruck ka pa rin ba? Hindi. Unless you're Alex Gonzaga talaga. Kahit ilang beses ko siyang ma-meet. Na-meet ko siya. Eh, pili ko mas starstruck din ako kay Tulfo. And, nasa starstruck na ako sa SB19. Siguro yung mga idol ko lang talaga. Oo, doon ako nasa starstruck. SB19, Alex Gonzaga, tapos si Rafi Tulfo. Yeah. Anong bagay na gusto mong mawala pero ayaw mo kasi may dahilan? Ang hirap sagutin. Parang alam mo yung sagot to. Ba't mo ito tinanong? Ay, di ko alam. Pass? Wala naman na. Okay na yun. Paano ba magalit ang isang Zendy? Taimik. Pag, alam mo yun, pag ikaw mismo may galit sa tao, like ikaw yung inagrabyado, taimik ako pag sa akin nagkasala. Pero kung nagkasala ka sa kaibigan ko, Zai, dun lumalabas yung pagka, blah, 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 ganun ko. Pero pag sa akin, pag na-hurt ako, like, may ginawa ka sa akin na na-hurt ako, hindi kita kakausapin. Wala kang maririnig sa akin, ganun. Shut up lang ako, ganun. Awayin mo yung mga close ko, or mga kaibigan ko. Hoy, lalo na yung mami ko, lalo na yung family ko, any, ano, member of my family, dun yung makikita yung dragons, ay, hindi lang dragons, ay, lion pa, ay. How to make you happy? Hindi ko alam eh. How to make me happy? Ang hirap naman sagutin yan. How to make me happy ba? Sorry, Zel. Do you think crying is sign of weakness or strength? It depends. Unless, oh, dun lang siya naging strength for me nung umiyak ako para mag-move on. Yung iiyak ko siya para after that, okay na ako. Yun. Siguro. What was the most embarrassing moment in your life? Yung bang nasa gitna ka na ng stage, tapos inaantay ka na lang ng tao na kumanta, tapos biglang hindi nag-play yung music. Lalo na yung mga nag-mall show ka or nag-show ka. Tapos nasa gitna ka na, Zai. Like 30 minutes, they're still finding ways talaga, tapos nandun ka lang sa gitna. Tapos yung mga tao, ayoko na maulit yun. When do you want to settle down to make your own family? At what age? Zendy love from Guimaras. Teh, saglit! Isa-isa lang! Okay, let's start with your first question. When do you want to settle down? Pag meron ng partner. Ang hirap naman mag-settle down mag-isa. Charot. At what age? Dapat 25. Sabi ko, dapat 25.
may bahay na ako, kakasal na ako, ganyan. Jai, 30 na ako, Jai. 5 years na! Pero, narealize ko na, alam mo yun, sunod-sunod din naman yung blessing, so, wala siya sa priority ko ngayon. Yes. Kung nandyan, hindi nandyan. Ay, si Yanni! Si Yanni. Hi, Yanni! Hi. Charot lang. May tanong siya, what's your biggest regret so far? My biggest regret? Ako kasi, ang chill ko lang tao, Yanni. Like, I'll make sure na lahat ng ginagawa ko, pinag-isipan ko. So, hindi, kung may mga nangyari mang hindi ko, hindi naayon sa kagustuhan ko, or meron man akong nagawa, hindi ko siya tinitake, hindi ko pinagsisihan yon. Mas tinitake ko yon as positive, in a positive way, na parang, ay, buti na lang din talaga, ginawa ko yun, kasi kung hindi, siguro ang tanga ko pa rin. Parang alam mo yung ganong feeling. Yeah, so far, wala pa naman. Oo. Wala. The serve. Love you, Yanni. Thank you so much. What is your favorite thing about your career? Being appreciated. Yo, na-appreciate ka sa mga bagay na ginagawa mo. Kahit kalokohan pa yan, kahit ano pa yan. Alam mo yung may nakaka-appreciate sa'yo. Kahit isa, dalawa, ganyan. Kasi dati wala. Ayun. Alam mo sa sarili mo na meron ka napapasaya. Like, for example, pumunta ka din sa mall. Hoy, Zendy Reacts! Alam mo ba? Sobrang love ko yung mga videos mo. Ha! Yun. Alam mo yun? Yun yung pinakagusto ko sa lahat. Iba kasi yung career ko dati nung 2012, no, nung na-discover ako as a singer, compared sa career ko na meron ngayon na as content creator. Dati, I need to please people, dapat ganito suotin ko, kasi ganito, baka mabash ako, blah, blah, blah. Ngayon, I don't care, Jai. Tapos, mas naramdaman ko mas marami nagmamahal sa akin kung ano ako ngayon. Diba? Parang, kakatuwa lang. Looking back on your life, what have you done that has given you the most satisfaction? Siguro yung tinakrist ko yung ano, isang app para sa TikTok. Kasi yun lang yung way ko para ako makakumita ng pera, yung app na yun. Tapos, sinugal ko, like iniwan ko yun kasi gusto ko mag-focus sa TikTok. Eh, hindi naman ako kumikita sa TikTok. Wala naman akong pera doon. Wala namang kinikita sa TikTok, diba? Pero, Jai, ang balik sa akin, nung bigla akong alam mo yun, biglang lumaki yung followers ko. Sobra, triple, 4 times. Oo, as in, like, tapos eto na ngayon, like, pina-follow nyo na ako. Kung hindi ko iniwan yung app na yun, wala, nandun pa din ako, like, paos, lagi, ganun, kasi pinagpupuyatan ko yung app na yun, ganun, kanta. Tapos, kung ano may yung na-achieve ko lately, wala yun. Nakakatawa. Paano mo po i-handle yung bashers / haters mo? May mga level yan eh. Oo, may mga level yan. Pag yung may mga pangbata lang ng mga bash, minsan napapatulan ko yan. Kasi for fun lang naman. Hindi ako galit nun. Pero pag nasasaktan ako, automatic nagme-message na ako sa mga admin. Sila na bahala. Ayokong, like what I've said, na pag ako yung, alam mo yun, pag nasakta na talaga ako, wala kayong maririnig sa akin. So, pag sobrang nasakta na ako, mine-message ko na yung mga admins ko, tapos sila na yung sinasend ko sa kanila, screenshot, ganito, uy, masakit yung sinabi niya, blah, blah, blah. Ayun, ayokong patulan pag ganun, pag over the belt, ay, under the belt, ano tawag dun? Basta sa ilalim ng belt, naka ano na lang, pag may nambaba siya, iniisip ko na lang, mema lang, may masabi. Check ko agad yung picture, tapos kung mukhang jeje mo naman, ay, dead ma, hindi ka gold. Best experience of being a content creator or influencer? Ganun talaga, ganun money. Sa ganitong ginawa mo, sa ganitong video mo, may natatanggap kang pera na hindi mo basta-basta makukuha ng basta-basta lang. Alam, hindi mo makukuha ng basta-basta lang. Yon. Like, Zay! Kung iisipin mo, dati, yung isang video mo sa TikTok, ilang buwan mo yung pag-iipunan, tapos ngayon, diba?
yun talaga. Pero though, nakaka-stress din naman talaga yung trabaho namin. Pero alam mo yon, swerte pa din talaga. Oo, kung, ano, kung iisipin, kung ikukumpara ko yung buhay ko dati sa ngayon, mas lucky talaga ako ngayon. Pinaka-best experience ko yung nano ko, like, nanalo ako sa TikTok Awards. Tapos isa ko sa napili para sa TikTok Billboard. Sa... basta yun na ano ako, yung parang na-acknowledge ako. Yun. Tapos every time na nagte-trend yung mga videos ko, yung mga parodies ko, ginagamit ng mga tao, nagugustuhan nila, yung nagagamit ng mga artista or na-feature sa TV. Yun. Yun yung pinakamasarap na ano, yung na-appreciate ka, yung na-acknowledge ka. Bakit pa nagsasalita ako, parang naiiyak ako palagi, nakakainis. What is your greatest realization in life during this time of pandemic? Enjoy mo lang. I-enjoy mo lang yung moment. Tapos lagi mo pa-feel sa family mo na love mo sila. Tapos, well, hindi talaga sa during this pandemic. During this time na may blessing siguro ako. Kasi aminin na natin, kung wala ding pandemic siguro, wala din kami sa hindi sumikat yung TikTok. Bumawi ako sa family ko. Masarap gastusan yung pamilya kaysa mga kaibigan. Kasi, grabe kung ako, grabe akong mag-spend ng money para sa kaibigan, ganun. Tapos in the end, iiwan ka lang. Pero yung feeling na sa family mo binibigay, nasuspoil mo yung family mo, ay, alam mo na, ano, nakikita mo sila na masaya. Lalo-lalo na pag natitipon mo yung family mo. Mas okay pang gumastos para sa pamilya kaysa sa ibang tao. Yun ang pinaka na-realize ko. Oo. Kaya ikaw, pag nagka-pera ka, family first, okay? What is the best feeling that you are already on top and you have reached your dreams? Zai, walang top sa akin. As possible, kahit sa tingin nyo, nasa top na ako. Jai, no. Nagtatrabaho pa rin ako palagi. Lagi ako nagsistrive hard. Oo. At saka, hindi naman ako yung taong kailangan. Alam mo yun, dapat may nire-reach na dream. Chill lang ako. Kung ano yung meron ako ngayon, ina-enjoy ko siya. Pinagtatrabahoan ko siya. Wala naman akong goal na sobrang taas. Like, dapat ganito, magiging ganito ka. Wala naman. Kasi hindi ko naman talaga goal na sumikat or something. Yung akin lang naman talaga is kumita ng pera. Kasi sa edad kong todzay, wala na yung sikat-sikat sa akin. Sa inyo na lang yan. Ang akin is, makatrabaho ko lang yung mga brands na, alam mo yun, pinapangarap kong makatrabaho. Yun! Man, I know you're a hardworking person, but are there days ba na tinatamad ka po? Of course! Oo. Sa panahon ngayon kasi, hindi, wala pa kung parang like mahabang panahon na natamad. Kasi dumating din ako sa point na as in parang ilang months akong walang ganap. Alam mo yon, tapos wala akong inaabangan na pera. Like anong gagawin ko next month, paano ako babayad ng renta. Kaya alam ko yung ayoko na yon. So as possible talaga ngayon, pag merong mga offer, grab, alam mo yon. Tanggap lang ako ng tanggap dahil kasi ano eh, minsan lang to eh. Oo, dati ano ba naman, diba? Kaya pag may mga offer talaga sa akin, sobrang tanggap ako kahit nakakapagod na, pahinga lang tapos trabaho, ganun. Kasi sayang. As a Gemini, what personality that you inherited from it that literally screams, that's me, Zendy? Pero yung pagiging flirty, Gemini as a flirty person. But, alam mo yung flirty na natural na yun sa amin. Like, the way we talk, it's like akala mo nilalandi na yung tao. But, hindi. That's how we communicate. Wala lang sa amin yung harot-harot. Normal lang sa amin yun. Pero, wala talaga kaming crush. Alam mo yung ganun? Ang hirap eh. Lalo na pag nag-hosting ako sa singaling, no? Kahit hindi ko naman crush, akala nyo crush ko. Maharot ako magsalita. Pero normal lang yun sa mga Gemini. Pero yung mga Gemini kasi talaga, ano yan sila? Pag meron silang gusto, hindi sila maharot. Nahihiya kami. Tapos, ano kami? For long term talaga.
Yes, pang long-term relationship. And that's us, Gemini. Yun. Prank mo, ate, yung mami mo na buntis ka. Sana mapansin. Zai, baka tawanan lang ako ng mami ko, Zai. Kasi malabo yan, Zai. Unang-una sa lahat, wala akong jowa. Ha? Second, hindi ako lumalabas ng bahay. So, paano yun? Windy? Ano? Anak ko, koko? Ganun, diba? Na-notice ko kung gaano ka ka-determined na tao. Where do you get the energy to do your work? Kahirapan! Kasi yung pagka-energetic ko, andyan na yan eh. Dati pa yan dyan eh. Pero, ang maganda lang is nagagamit ko yung energy ko na yun sa trabaho. Ano, naiisip ko lagi na para may aabangan akong pera, ganun. At saka, lahat ng dumarating ng mga project sa akin, tinatawag ko yung blessing. I always thank God, Lord, thank you. Thank you, bigyan mo na naman ako ng blessing. Kahit mahirap pa yan gawin, blessing pa rin yan. Yes. What's your greatest fear? Pinaka-greatest fear ko, may magkasakit sa pamilya namin or may mawala sa pamilya namin. Yun. Yun ang pinaka-ayaw ko sa lahat. Ayoko na siya pag-usapan. Sinasabi mo sa sarili mo kapag sukong-suko ka na po sa lahat. Love you always. I love you more, G. Ayan, ang sinasabi ko sa sarili ko, Hoy! Zenby! Hoy! Yan, cheer up, lods. Laban lang. Kasi hindi naman lagi ganito. Malay mo, bukas laos ka na, or bukas hindi ka na kilala, bukas baka wala nang nakaka-appreciate sa'yo, or bukas wala nang gustong kumuha sa'yo ng mga brands, or bukas hindi ka na mapapanood. Kaya habang nandyan pa, enjoy, enjoy, enjoy. Ayan, kaya mo yan, kahit nakakapagod, importante, alam mo may nag-aabang sa'yo. Ganyan. Laban lang. Tapos, huy, yung ganito, bills mo, ganito. Dapat meron kang pambayad. Ganun. Ito lagi natatapik ko eh. Love you. What is your blood type? I'm B. Type B. Are you gay? I don't know. What is your message to your fans? Ayan, para sa akin mga fans, especially no, Team Ziga, shoutout sa inyo. Thank you so much kasi nandyan kayo palagi. Kahit sobra minsan sira ulo ako, ganun. Pero na-appreciate ko kayo sobra. Oo, maraming maraming salamat talaga. Kahit yung iba sa inyo hindi ko pa nakakausap, hindi ko pa nanonotice. Ayun, gusto ko lang malaman nyo na na-appreciate ko kayong lahat. It's just hindi ko lang talaga kayo kaya isa-isa. Pero, na-appreciate ko kayong lahat. Thank you talaga. Sobra, thank you. Sana hindi kayo magsawa sa akin. And promise kagalingan ko lagi sa mga ginagawa ko. So, ayun na nga guys. Kahit papano, sana meron kayong mga natutunan about me. Or meron kayong nalaman about me. But yes, na-enjoy ko siya. Maraming maraming salamat po sa mga nagtanong, sa mga nanood. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Tanong pag... Abangan nyo na lang yung next ko na question. Maganda pala to. Yung para nakikipag-usap ako sa inyo. Ayan, abangan nyo na lang sa aking Instagram account at Zendy Official yung susunod kong Q&A. Ayan, so abangan nyo yan at aabangan ko rin yung mga tanong nyo. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Yes, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Hit like and click the bell button. Road to 550,000 na tayo guys. So, if meron din kayo mga request na songs or covers sa akin, i-comment yun na rin sa baba. I wanna know kung ano yung mga uso ngayon. Kasi parang, sa sobrang busy ko guys, hindi ko na alam yung mga bagong kanta. Thank you so much for watching. I love you all. See you in my next vlog. Bye!